Pag may dating frozen at bigla kang gumaling, yung ugat, naiipit pa yan, hindi naibalik sa dating forma. Liban lang kung nagpa-bounce setting ka sa ibang mga mall, talaga makukuha nila yan, ora mismo. Pero gagaling ka talaga, isang ano lang nila yan, isang trabahoan lang nila yan, hanggang dalawa. At least, hindi ka na gagastos sa malaking pera. Pero kung may sakit ka sa spiritual, totoong may nagdarasal sa'yo, hindi ka pa rin gagaling. Dadaan ka muna sa spiritual bago ka magpa-bounce setting. Kasi meron dito, nagpunta muna siya sa bounce setting, lalo sumakit yung katawan niya. Ginamitan ko muna siya ng spiritual, nawala yung sakit ng katawan niya, tuloy-tuloy na gumaling. Ang kaso lang ni nanay, ipit lang po siya ng ugat. Kasi dati siya may present eh. Kaso huwag niyo mamalitin yung ipit na ugat. Nakakapanghina. Nakakapanghina, nakakapayat. Nakakahilo. Dito ka na. Tapos, ano pa, nakakapayat. Hindi ka pa makatulog. Akala mo may tumutusok sa mga katawan mo. Iniisip mo na tuloy kung sino kumukulam sa'yo. Tapos hindi ka naman lumalabas ng bahay, nakukulam ka pa. Yun ang masakit. Tapos sabihin pa ng nagdamot sa'yo, kapitbahay mong kumukulam sa'yo, hindi ka nga niya nakikita araw-araw eh. Patay tayo doon. Patay tayo doon. Nagkaroon ka pa ng kasalanan kay Kristo. Tapos sinabihan niya, pinapatay ka ng kapitbahay mo. Tapos sabihin niya, may gusto siya sa asawa mo. Patay na. Tapos hihingian ka ng 8,000. Tapos pagka hindi ka nagbigay ng 8,000, sasabihin sa'yo, mamamatay ka na. Sarap ka niya, te. Sige, dyan na. Anong paramdam mo, te? Anong feelings mo ngayon? Gumagang hindi. Gumagang na yan, kuya. Gumagana lahat ng mga ugat niya na ipit. Naipitan lang naman siya ng ugat niyan. Ano lang yan? Treatment lang ang ginawa namin sa kanya. Alignment treatment tawag dyan. Kita mo, 2 minutes and 32 seconds na tayo. 7 minutes lang, tapos na sa'yo eh. Ipahayag mo yung salita ng Diyos sa bahay nyo, ha? Hindi pala ako kinukulam. Ang sakit ko lang pala, naipitan lang ako ng mga ugat. Inom na kayo, royal yan. Siningil siya ng 8,000. Hindi mabunot-bunot yung kutsilyo. Ewan ko anong magklaseng kutsilyo to. Invisible. Tingnan ka ng tatlong beses. San Carlos, Pangasinan. Ilang taon nyo na pala sakit ng asawa mo yan? Mag-iisang taon na lahat sila? Sige te. Tingnan ka tatlong beses. Hindi, huwag ka muna magsalita, te. Hinga ka muna. Nakakapit na yung ano, baba natin na yung mga buto mo. Ilagay mo yung kamay mo, te, sa tiyan mo. Dahan lang pag-ingat, te. Ayan, te. Kalmay mo lang. Ilas ka muna isa. Hangin. Huwag ka magsasalita, te, ha. Inhale ka lang dyan. Pagka nahatak yan. Hinga. Saan lumagatok, te? Yan. Wala na siyang sakit. Ilagay na yung unan. Pagpahingi lang siya ng mga isang minuto lang. I-post mo na natin yung video mo. Wala naman iyakan dito. Wala. Kala ko, wala naman namatay sa amin. Tumiyak kayo na kaming ngiti. Ayong tumawa kayo. Ano kaya? Eh syempre, hindi ka taga makatulog diyan para ka mayroon diyan na para yung ngipin mo diyan merong may nana sa loob. Baliktad diyan, masakit talaga 'yan. Maestro ka diyan. Hindi tumatanab ang gamot diyan, kahit tilot-tilotin mo hindi gumagana. Lahat 'yan, dami-dami na. Eh bigyan ka pa ng awan ng sa ugat. Nawawalan pa ng malay. Nawala ng malay. Doon sa hangin niya. Ang hangin pag nagsasalita ito. Iangat mo yung kamay mo, te, diretso. Hindi, diretso. Para kang lilipad. Yan, darna. Sabi mo, magsalita ka. Test mic. Yan, test mic. Basta sabi mo, lakas mo magsalita. Test mic. O, bibitawan ko. Magsalita ka. Test mic. O, kita mo, nagbabago yung echo niya. O, ayan yung sakit niya. Paramdam mo ngayon sa katawan mo.
No. Pipisilin mo na yung charge yung pinipisil ko kanina. Wala na yung nakapatong. May kapre dyan, te. Tapos yung kabila, may kutsilyo. Yung kabila naman sa tagilira mo, masakit pa ba? Ah, pakaramdam mo. May ice pick yan, te. Inugo na lang yung ice pick. Ah? Wala na sakit. Wala na sakit niya. Lahat ng gat niya, pag naipit doon sa taas, pati paghinga, pagsalita niya, paglasa niya sa pagkain, may pattern tayo doon. Simula doon sa dibdib niya, sa breast niya, sa tapat ng dito niya, sa gitna ng breast niya, pag inipit mo yung ugat doon sa likuran niya, mauwalan ka ng hininga. Pagka magsasalita ka, para kang nabulol-bulol. Pag nirelease mo yung hangin doon, makakapagsalita siya na maayos. May technique yun, te. Hindi yung porket tinutunog-tunog-tunog-tunog lang. Uy, masarap tumutunog. Hindi ha, pag nagkamali ng tunog yun, patay tayo doon. Ngungo ka na. Nawala ng tigas. Eh talagang... O, oh, sige na, last na kayo. O, oh, paalam ka na rito, te. Bye-bye. O, oh, wala na taga sakit. O, oh, lakad ka muna. Tumanong-tanong ka kung meron pa sakit. Wala na? O, oh, wala na. Hindi ka kinukulang mga samo. Tama yung pakiramdam niya, kuya. Talagang hindi kinukulang mga samo. Kinukulang, iniipit ka. Iniipit ka na ng mga ugat mo. O. 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 Oh, sige, paalam na te, taga Carlos. Mega mega shoutout. Oh, lahat ng kamag-anak mo, ipapalo mo sa Alipin, hello, ama. Yung mga kapatid ko nasa Japan. Oh, shoutout mo dito, nandito sila. Hello po, Ate Sete. Shoutout, nandito ako kay Apo, nagpagamo. Nandito shoutout mo to, sa YouTube to te. Shoutout. Magaling ako, mga sister. Oh, sige, pa shoutout. Oh, paano sila, papalo lahat ng kamag-anak mo sa Alipin ng Amang Jesus Nazareno, ha? Huwag sa Alipin, Jesus Nazareno. Alipin, lagyan mo lang ng Ama Jesus Nazareno. Okay, thank you so much, Tay.